Fellow graduate din siya ni Kim sa TGIS at kinakiligan noon bilang si Kiko. Nasaan na ngayon at kamusta na ang dating heartthrob na si Red Sternberg? I'm just preparing the dolls for it to be round first. Hi Red! Kamusta? How are you? I am good, and how are you? I'm good. Very excited to meet you kasi aba, eh, talagang nanonood ako ng TGIS at avid fan ako ng TGIS. Kamusta ang buhay dyan sa Amerika? Mahirap, you know? Ang concept ng tao, eh, madali ang buhay dito. Pero it's actually dito, eh, kayod kalabaw. But we are doing very well, you know? I have a stable job. Kamusta situation dyan ngayon? Fortunately, here in Florida, nag-lockdown kami only for a very, very short time. It's just difficult since nagtatrabaho ako in the hotel industry. So, exposed ako sa tao, you know, every day. But so far, so good. 14 na taon nang naninirahan sa Amerika si Red kasama ang kanyang pamilya. Pero hindi raw naging madali ang kanilang pagmamigrate. Dumating araw sa punto na kinailangan nilang magpalipat-lipat ng tirahan dahil sa kanyang trabaho. We have been city and state hopping for the past 14 years. Texas, Louisiana, Illinois, North Carolina, five states in 14 years. Actually, all my three kids are born in different states. That's a lot, ha? 5 in 14 years. So ito ba yung dahilan kung bakit kayo palipat-lipat ng state? Because your job would take you to different states? Nag-start ako as a front desk agent and worked my way up to a general manager. Ano yung mga challenges sa pagiging isang general manager ng isang resort or ng isang hotel? Customer service is number one. Second is you have two kinds of customers, you know, as a general manager. One is your employees, your staff. Mm-hmm. You have to take care of your staff. Secondly, your guests. You have to take care of your guests. It is a 24/7 job. Ngayon, happily married at isa ng loving husband si Red. Pero paano nga ba niya nakilala ang kanyang asawang si Sandy? Meron akong date and we were supposed to meet in a bar. And nung pagdating niya, kasama niya yung asawa ko. After maybe a week or so, I went out with her. I think hindi kami nagkita ng 4 or 5 years. Wow! The next time she messaged me, sabi niya, hey, I'm in Manila. And nagkita kami that night. And then she flew back to the US the next day. And then we were just chatting and I just asked her. Wow. Wanna get married? And then, na-surprise ba siya? Or parang for her, it was just an automatic yes? Yeah, she said yes. So, that December, you know, we got married. And the rest is history, ika nga. After 16 years of marriage, mayroon na silang 3 beautiful kids. Sina Razzie, Ryzen, and Riker. Yung pagpapalaki nyo sa anak nyo, would you say it's half Filipino, half American? Para mo i-describe. Mix, kasi stricto ako eh. Ako yung tipong makuha ka sa tingin. Ah, naku, nakakatakot pala. Hindi sila pinapansin eh. O pinapansin nila. Kahit matagal nang iniwan ni Red ang showbiz, at kahit nasa malayong lugar pa siya, I love you. Hanggang ngayon, may mga nakakakilala pa rin daw sa dating matinee idol. I still get that. I think the last one was mga 2 weeks ago. Nakamasta nga ako eh. Wow, tapos nakilala ka pa rin. Nakilala pa rin ako. Sabi niya, uy Red, kamusta? Siyempre, isip naman ako dahil yung pagkakasabi niya, parang kaibigan ko, I never talk about it. Yung mga empleyado ko, hindi nila alam. Ano yung tumulak sa'yo na iwan na lang ang showbiz dito sa Pilipinas? Siguro it was a combination ng burnt out, 3 TV shows, bago ako ng 2 pelikula, everyday, trabaho. Ako yung tipong, I never had a driver, wala akong PA, lahat ako. I just felt na
it was time to move on. Guys, at para muling balikan ang memorable moments ni Red sa showbiz, meron kami mga prepare na special clips for you. So papakita namin sa'yo, tapos sabi mo lang sa amin kung naalala mo, tsaka kung anong project yun, at kung ano yung mga memories mo of that particular project. Okay? Sure! Pansin mo, kailan mo dumadrama dyan? Ano ang problema natin? Kiko, swapang ba ako minsan? Madalas. Gaano kahalaga ang TGIS? Yung dialogue, yung persona of Kiko is actually me. Lahat ng pinagdadaanan ng mga characters ng TGIS o namin sa TGIS are things na talagang pinagdadaanan ng mga teenagers noon at ngayon. Well, eto we have another clip. Ang pagod na pagod ka. Pagpawisan ka. Okay lang. Durado ka. Yeah. This was the first few episodes of TGIS. Oh my goodness. Ba't ka natatawa? Naninibago ka pa ba noon time? Or naiilang ka pa noon? Oh, naiilang pa ako noon. This must be somewhere in the first 10 episodes maybe. Mm-hmm. Inexperienced actor pa ako during that time. Pero di ba si, ano, si Kiko, syempre yung character niya, cute, guwapo, tapos yung may dimples, tapos very maloko, kaya medyo joker, ganyan. Ganito ka rin ba nung time na yun sa totoong buhay? Oh. Kung pagdating sa kalokohan, yes, you know, maloko ako, pero seryoso akong tao. Before the taping ng unang episode ng TGIS, my role was supposed to be Bobby's role, Wax. Ah, okay. Bobby was supposed to be Kiko. And after the reading and everything, the roles changed. Just because of the comic timing, I could relate more to Kiko. And Bobby could relate more to Wax. Eto Red, kasama natin sina Bobby Andrews at Michael Flores. Hi Bobby and hi Michael! Hindi nila bilanggit to. Kaya nilang ano, magtago ng sikreto. Red, Bob, Michael, paano nyo i-describe nga yung friendship nyo na talagang gano'n ba kayo ka-close? Would you say na close kayo na parang barkada or close kayo na parang magkakapatid? Magkakapatid. Talaga? Magkakapatid? Tapos yung mga role nyo, ganun talaga. Si Bobby, panganay, si Mike, bunso, tapos si Red yung seryosong ano, nasa gitna. Si Bobby, panganay. Actually, there are times na mas seryoso pa ako kay Bobby. Talaga? Pero yung screen age kasi dati. Problema sa love life. Anong toka ni Red na topic or issue? Si Red, kung gusto mo ng gulo, kay Red ka. Meron pa ba kayong mga sikreto sa isa't isa? Or alam nyo na lahat? Alam na namin lahat. Kami GIS kasi, kami talaga yung... Kumbaga lima kasi kaming original eh. Kami tatlo, si Angelo, si Raven. So kami talaga yung... talaga naging close dun sa show. Si Bob kasi ano eh, seryoso, you know, very very straight si Bob. Ako naman very open. Wala akong kinatago, in other words, si Mike yung malihim pero nabubuking. Thank you again so much Bobby and Michael for joining us today. Thank you. Ang kulit nila no, Red. Ay, nako, kapag kami nagsama-sama, talagang puro kulitan. Do you ever regret having left the industry? No. Do I miss it? Yeah. Do I still wanna do it one of, you know, in the future? Maybe. The acting itself. No ang aral ng tunay na buhay ni Red Sternberg? You make your own destiny. Kasi for me, lahat ng trabahong pinasukan ko, I never had experience in that particular industry. I put passion
on what I do. Put the work, you'll go places.